good morning guys. Babiyahe tayo ng Manila. So, i-upload natin para malaman natin yung road situation. Mayroon kaming dalang ano, travel pass. Para pag may checkpoint, mayroon kami papakita. So, sige guys, samahan nyo kami. Nandito na kami sa Marcos Highway. Mamaya, dadaan tayo din sa tindahan ng gulay. Yung ating in-upload. Puro lang gulay ngayon guys. Tagwa 100 at chop soy set na yon. Tapos, ang technique, hingi ka ng ano, dagdag na lemon o kaya sayote. Depende ah, kung anong gusto mong idagdag. So, ayusin ni Ate Jona yung video. Eh, kasi hindi pala ako naka-seatbelt. Ayos ko muna so, yung seatbelt. So, safety trip lagi tayo guys. Bago kayo magpatakbo ng sasakyan, check nyo muna lahat. Ah, ano mo nga yung, yun, clock. Check nyo muna lahat yung sasakyan nyo. Guys, ito yung sa isa kong post na yung pagi. Andito pa rin yung sasakyan, no? So, problema pala nito, makina. Ano na siya? Ayaw naka na one week na siya dyan na ginagawa. So, baka nag-iisay siya ng pyesa. Yan yung road trip tayo na may pag. Siya yun. Yung inaumartikan mo. So, ganun pa rin, guys. Yung blue baguettes. Dapat lagi yung check yun. Yung B na una, yun ang importante, brake. Yung O, yung N, lights. Yung O, oil. Tapos yung W, water. Yung isa na naman B, tandaan nyo, battery. At yung B pa rin, na pwede rin dun, budget. Dapat may budget kayo. Yung A, air. Tapos G, gas. Yung letter E, mag-exercise naman kayo para pagka kayo inaantok-antok. So, papakita ni Ate Jo ng view dito. Ano yan? Shooting ano na yan? So, yung T, tires. Kanina guys, napansin ko itong ating sasakyan, medyo kumakabig ng malakas sa pakanan. Mabangin. Kasi pakaliwa, pasalpok. Mabangin. Ngayon, nagpalit ako ng dalawang tires. Second hand lang siya, pero at least sigurado tayo na maayos. Kasi mahaba itong biyahe natin. So, ito yung tunnel na pinakita ko ng bypass. Ganun pa rin. Pagpasok mo, magkusina ka dyan. Yun. Ang ginagawa ko rito, dalawang busina ang ginagawa ko rito. Yun. Kasi yan, oh, ngayon merong nag-aayos ng aksada, pinipinturahan nila. So, yung bitlag ko na may mga tindahan ng gulay, kagaya niyan, hindi na kami nakabili sa Baguio. Pumunta kami Manila, meron kami dalawang taong bus na pupuntahan. So, dalawang palot ang bibili natin dito. Maganap tayo na, nakita nyo dito guys, ang dami nilang bumili. So, hanap tayo, nakita nyo yun, chop soy set. Dito na, sa nakarin. Dito na, sa nakarin. Dito tayo sa Guwapo muna. Huwag muna dito sa... So, ayan guys. Manandarin lang chop soy set ngayon. Saka strawberry, malalaki. Lahat pagkagabi, kung sino ang bukas, lumapit sa inyo, doon ka na kayo bumili. Kasi yung natutulog, huwag mo nang abalahin. Okay. Bye-bye, vlogger!
Okay guys, nakabili tayo. At nakabili rin tayo ng merienda. Sumasagabal to. Kasi sarado pa. Kasi sarado yung likod eh. Mamaya na lang pagbaba. Tayo doon ng 200 pesos. Actually guys, marami pa rito. Pakita mo. Ito nga lang problema pag maaga pala, no? Maraming nakikita. Sa gabi, dire-diretso tayo eh. Pakita mo yung mga ilaw yan. Kasama ko ngayon sa aking YP. Tsaka meron tayong ina-assist na... Hello! Ano pangalan yan? Evita. Ha? Evita! Si Evita. Pupunta siya guys na Saudi. At makikibalita tayo doon sa kanya. Para makakita naman siya ng cabin. Tsaka ng mga Arabo. Ang mga Arabo guys, matatangkad sila kasi nakapunta na ako. Kalimitan sa kanila, parang mga 5'10", gano'n ang pinakamababa sa kanila. Mga higante sila. Hindi naman sa nila lahat. Kaya nga sila kumukuha ng DH kasi ayaw nilang kikino sa bahay. Gusto nila, kakain na lang, bumabas yan. Mapera sila eh. Lahat na halos lahat sa Saudi, meron silang katulong. Gusto nila pag gumising sila may pagkain na, meron silang damit na isusuot, ganoon. Saka mahilig sila sa kasiyahan pero kalimitan sa bahay-bahay nila. May mga friends sila doon ay pitahin. Pag Ramadan yan, maganda. Kahit na pagod kang magsilbi sa kanila pagkatapos naman ng Ramadan ay pagka sinerbisyo mo sila ng maganda, bibigyan ka nila ng gift kasi gift giving nila yan para impress sila. Yun ang paniniwala nila. Pero sa mga Pilipino, yun ang inaabangan nila kahit napagod sila dahil maraming magluto, maraming uhugasan, mga bisita. Pero naman pagkatapos at nakapagsilbi sila, yan, bibigyan ka ng ginto. Pero kung walang resibo, picture ko guys. Sayote yan, ano? Sayote Hills. Yan, o, Sayote Hills. Ayan, ang galing naman nila, no? Sayote Island. Ay, bye, bye. So, ayun, meron tayong pa mga gulay din. Marami pa. Guys. So, maganda ang karsada ngayon. Malinaw. Hindi kagaya nung isang hapon na nag-travel tayo ay pagi. Ngayon, ito yung Marcos Highway. So, nakalagpas na tayo sa tunnel sa bilihan ng gulay. Pero dito sa Marcos Highway talagang marami pa rin mga gulay na binibenta. So i-upload ko to para pagbalik naman natin sa Baguio, meron naman tayong plan ulit na makita nyo ba Baguio to Manila, Manila to Baguio. View ko dito ng medyo maraming konti sa Marcos Highway para naman makita nyo yung ito, bagong karsada to guys. O, tingnan nyo, mayaman ang Pilipino, nakakapagpaayos pa tayo ng karsada kahit na kukunti pa ang turista. O, dito guys, may gawa ng furniture, ang ganda. Furniture. Mapapansin nyo, parang halos sarili mo yung karsada.
dip tsaka rest. At higit sa lahat, yung letter P natin, huwag nyo kakalimutan. Magbaong kayo ng maraming pasensya sa kasada. At ang importante, prayers. Hindi pa tayo nag-pray. So, mamaya. Sabaga, pinag-pray muna kami. Okay, magpe-pray tayo mamaya. Pagka nakuha na namin yung aming mga aplikante, pray tayo na maingatan tayo sa pagkabiyahe. Dapat meron din tayong sinabaon, ha? Cash. Kung may mga card na kayo, yung sa RFID. Stop mo muna po. So guys, ayun. Papunta na tayo ng expressway. Diplex. Meron pang cash guys. Papasok tayo ng cash. So, kukuha tayo ng ticket natin dito. Kasi wala tayo RFID. May mga face mask kayo. Face mask. Pagpasok mo doon, cash din ang papasokan mo guys. Ang kulay ng cash, green. Ang RFID, kulay yellow. So, yun ang titingnan nyo kung color blind kayo. Mas maganda yung nasa una nyo. So, nakalagay 100. 100, saka 60 lang. Mabilis na yung 100 guys, kahit na 80 lang, 90, safety na yan. So ito ang rosaryo na yun, diplex na to, Tarlac, Pangasinan, na yun, expressway. So magbabayad tayo dito mamaya at saka doon sa NX. Hello ma'am. Yes, bayad tayo ng toll gate. Ano yung Netflix? Eleven guys, babayaran natin. Traffic sa North Expressway, yung malapit sa toll gate. This is part of Bulacan. So tandaan natin, meron palang lima na 5 na cash na pwede tayong pumila kung wala tayong sticker ng RFID.
So yung blue na makita natin, RFID yan. Yung green mismo na yun, nakalagay na cash. Pero titingnan mo rin kung naka-red, stop yun, hindi siya tumatanggap. Pero kung nasa green naman siya, parang go, yun, parehas. Pwede ka pumag-linya dun. Yun, may mga RFID dun, naka-X, red. Ibig sabihin, walang cashier dun. So, itong naparadahan natin, ayan cash. So, maghahanda na ako ng pambayad natin guys. Dapat lagi kayong may pera na hanggang pambayad. Magkano kaya? 311 dun. Baka mga 387, ganun. 389. So, 400. May 440 ako rito guys. Tingnan natin kung sa Ilocano, tawag namin ito umanay, pero baka kakasya to. Kung kulang, hingi tayo sa ating beautiful wife, sa ating manager. Kinikilig ako. So, may kasama kami guys sa likod para naman makita nyo yung biyahe namin, hindi sayang. Mga tagalaon yun, panoodin nyo na lang ako ulit sa John Porontong. Bagyo road trip. Yan o, marami. Actually, may mga bawang kami. Habang nagbibiyahe, kumakain na kami. Naubos na yata yung baon namin. Di ba nga, may tinapay pa eh. May tinapay na lang, tsaka palaman. Kasi yung biyahe ngayon, hindi ka pwedeng mag-stop-stop. Kailangan, dire-diretso, doon ka na kumain sa loob ng sasakyan mo. Iwasan mo yung mga restaurant muna kasi sarili mo, ikaw sigurado. Pero yung mga naandun, hindi mo rin sasigurado. Pero nag-iingat din sila. So, ganun pa rin guys. Ito, may face mask, saka may face shield ako nakahanda. Ganyan o. So, hindi ko naman pwedeng isuot na nagdadrive. Siyempre, lalo ng delicate. Pero may mga nakahanda kami rito para kung sakali. Babalilin namin sila. Yan ang ano namin. May ano kami dito, may bala kami. So, nag-jojok lang si YK ko para sumaya siya. Ang bala namin, ito guys, so 440. So, sana pwede na to. Pero siyempre, mayroon dyang nakalagay. Wala kasi discount date dito eh. Kung ano yung lumabas doon sa machine. Kung magkano ang babasahin dito sa card na to, suswipe yan doon. And legs. Pagka ito pumasok doon, sasabihin na kung magkano babayaran. So, huwag kayong tutok ng tutok kasi iba tutok ng tutok pag dito, nakabangga ka, bayad ka talaga. Ganun pa rin, meron sa inyo dyan ng toll gating, dapat doon hanggang ka lang. So, importante ito guys. Meron ding hotline dito pagka ikaw ay nasiraan, merong emergency hotline dyan. Ito yung tawagan mo sila para ma-assist ka. Ngayon, computerized na. Pero mapapansin mo guys, dun sa may RFID, ngayon, ang bilis nila, tsaka doon. Kasi dire-diretso na lang sila. Ayan, faster transaction, faster travel, RFID. Yung iba sa part ng South Luzon, yung easy trip. Yan eh, radio frequency identification. So, ang tell dating guys, dito lagi. Tingnan nyo to, yan oh. Nakalagay dyan, yan oh. Avoid tailgating. Lagi dito ka lang. Stop here. Huwag ka nang didikit doon. Yan, nakita nyo, nag-distance siya ako. Mapakihawak lang.
dito ka lang. Pag nakita mo nagbabayad na siya, medyo abante kante ka lang. Pero pinaka-safe dito ka kasi para hindi ka pumunta. So dapat sumunod tayo sa rules. Pag tayo nasa traffic kasi yun ang kaayusan, guys. So pagkabayad ko dito, cut na naman tayo guys, ano, para marami tayong mai... Haba na kasi yung oras. So slowly approach the teller and say, ma'am, that's it, sir. So 3 1 2 3 390 guys, meron tayo sa pre. Saka 390 body 700 plus sa north hanggang Tiplex. Thank you, sir. So every time na sinervisual tayo ng mga teller guys, sa dami na sinervisual din mag thank you naman tayo guys. So ito pagka nagpas ko rito, biglang lilinis ang karsada, dagdag ka na naman ng high gear. Pero ingat-ingat din guys kasi ito mag-i-sprint halos lahat kayo na nanggaling sa tolgate. Dito kayo mag-aabot-abot. Sabay ka na. So yun, magmamanina na, pamanina na to. Pupunin natin itong ano, second inner lane. Dito, overtaking lane yan guys. So dito, track lane. Puro track dito. Bawal na sila dito. Bawal din na sila. Okay guys, yan ang Philippine Arena. Ayun guys, yung mga malalaking concert, basketball sana dyan. Pero ngayon medyo hindi tayo nag-gathering ng marami. Meron pang marami yan guys. Malaki ang paradaan dyan. Yan pag-aari ng ano yan, Iglesia. Iglesia ni Cristo. Marami pera sila, marami. Marami silang membro. So guys, concentrate muna ako kasi sprint. Siguro mga
nandun na tayo sa ating destination. So God bless you guys. Salamat sa suporta. Manood lang kayo para na rin kayo namamasyal. Kasi COVID time ngayon eh. Pag nag-travel kayo, number one, mag-pray kayo, kuha kayo ng travel permit, check ang sasakyan, dapat nakakondisyon. Tsaka yung driver din. Yun, yung ginawa namin, maganda. Nagbaon na kami rito para yung nagugutom kami, kumain na kami rito. Hindi kami tigil ng tigil kasi bawal ang stopover talaga. Pero nag-stop kami dun sa Shell, sa may expressway ng North, na gano'n lang kami, na jingle. Nagbawas ng tubig sa katawan. Yan, inom na naman kami, pwede na naman. God bless you guys. Salamat sa suporta. Si Kuya John Moronto. Thank you.